Hi, Fire Sign, Aries, Leo, and Sagittarius. This is your gem in your tarot reader. So, Fire Sign, alamin natin ang iyong love reading. Just a reminder, this is a general reading, so this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. Fire Sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Just in case na mag-resonate sa'yo ang reading na ito, pwede mong makonsider yung mga advice and messages na mapu-pull out natin. Fire Sign, Aries, Leo, and Sagittarius, salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko po lahat ng comments and messages nyo sa ating videos. Fire Sign, Aries, Leo, and Sagittarius, give me your love energy. Fire Sign, Aries, Leo, and Sagittarius, give me your love energy. Let us see. What is your love reading? Okay, you have King of Swords, an air sign, Gemini, Libra, Aquarius. You have Six of Cups, a water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Eight of Pentacles, an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, and Three of Wands, a fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Fire sign, I'm sensing na parang there is someone na siguro kinat off mo na yung connection mo sa person na ito. Someone na maaring ex mo, childhood friend mo. Parang alam mo na wala nang patutunguhan yung connection nyo or yung relationship nyo, kaya tinapos mo na. Tinuldukan mo na kung ano yung story na meron kayo. However, kahit na ganun yung aura mo or kahit ganun yung personality mo na parang hindi na ako masaya, wala nang mararating ang relationship na ito, namimiss mo pa rin siya. Kahit na pinutol mo siya sa buhay mo, inalis mo siya sa buhay mo, maaring this person misses you or you miss this person. Either way, may nakakamiss sa mga moments na napagdaanan yung dalawa. Pero nakikita ko yung energy mo, Fire Sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Tapos ka na sa mga kalungkutan sa buhay, mga hindi nagiging maganda sa sitwasyon mo, inaalis mo. Diba? Hindi ka na para magstay doon at malungkot ng sobra. Kumbaga, pagod ka na na paglaanan ng atensyon ang isang relationship na alam mong walang patutunguhan. So you have the Eight of Pentacles and Three of Wands. I'm sensing na you are working too hard, very hard. You are giving your best to achieve your goals in life. May mga pangarap ka. May mga gusto kang marating sa buhay mo. Maaaring gusto mong umangat sa posisyon na meron ka. Maaaring gusto mong mag-travel. Diba, umalis ng bansa. Umalis ng city. Either way, this is something far sign na parang dito ka nakafocus. Ang lahat ng panahon at attention mo is nilalaan mo sa mga pangarap mo sa buhay, sa passion mo. Self-love, self-care ang nakikita ko kasi nga, yung relationship mo with your person, pinutol mo na, tinapos mo na. Nakafocus ka sa sarili mo ngayon. Alamin natin. Far sign, give me your energy. You have Knight of Wands, di ba? You really enjoy being single. You really enjoy your life. Nagagawa mo yung mga nais mong gawin na walang pumipigil sa'yo. Walang pumipigil sa'yo, walang naninita sa'yo. Parang gagawin mo ang lahat. Basta mag-enjoy ka lang, maging masaya ka lang. You have Seven of Cups. A water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. May mga pangarap ka na gusto mo marating, makamit sa buhay. You have Queen of Swords, an air sign, Gemini, Libra, Aquarius. And Knight of Cups, a water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Kahit na parang hindi ka nakafocus sa love life, meron at merong dumadating sa'yo. Parang yun na yung nakatadhana sa'yo, fire sign. Kahit umiwas ka sa relationship, maaaring ikaw ay tipo ng tao na habulin, di ba?
Marami at marami pa rin umaaligid sa'yo. I'm sensing that. Pero, tingin ko mas wiser ka na ngayon sa pagpili ng mga taong pagkakatiwalaan mo. Kumbaga, hindi ka na basta-basta na nagtitiwala sa mga taong mabubulaklak ang mga salita. Kumbaga, magaganda yung words na binibitawan. Mas naniniwala ka sa action. So, para sa'yo, actions speak louder than words. So, you have King of Swords and Knight of Wands, diba? You cut all the negative things in your life to pursue your passion, to be more motivated. Tinapos mo yung mga bagay or inalis mo sa buhay mo yung mga bagay na hindi makakatulong sa mga pangarap mo sa buhay. Maaring hindi sila nagbibigay ng motivation sa'yo. Yung person mo, maaaring hinahata kanya pabalik. Kumbaga, hindi kanya minomotivate, hindi kanya nai-inspired. Kasi maaaring may mga sitwasyon sa relationship nyo na hindi tugma or hindi naaayon ang connection nyo sa isa't isa. Maaaring meron kang gustong gawin, ang person mo naman ay may iba ding gustong gawin. Kumbaga, taliwas ang mga nais nyo mangyari sa buhay. You have 6 of Cups and 7 of Cups. Diba? 6 and 7. Someone is longing or misses someone, may nakaka-miss. 'Di ba? Hindi alam kung ano yung nararamdaman niya deep inside. Magulo. Nalilito siya. Hindi siya makapag-decide. May nararamdaman siyang pain at the same time longing na makasama ka or makasama mo siya. Either way, fire sign, this is something na parang kahit anong mangyari, yung alaala na napagdaanan yung dalawa, yung mga memories na nabuo nyo, hinding-hindi na yun mawawala sa puso nyo. Diba? Parang nandun na yun, nakatatak na yun. You have 8 of Pentacles and Queen of Swords. Far sign, I'm sensing na, gaya na sabi ko, nakafocus ka sa sarili mo, walang hahadlang sa mga plano mo. Kasi pag sinabi mo, ito ang gusto ko, ito yung gusto ko makamit sa buhay ko, gagawin mo ang lahat, di ba? You will give your very best para magtagumpay ka. You have Queen of Swords and 8 of Pentacles. You have 3 of Wands and Knight of Cups. This is something na siguro along the way, habang you're pursuing your career, your passion, someone will admire your determination. Merong makaka-appreciate ng pagiging independent person mo. Ang ibig sabihin nito, fire sign, even though busy ka sa career mo, sa passion mo, sa buhay mo, meron at merong nag-a-admire sa'yo. Hindi mo yan mapipigilan kasi kusa silang dumadating sa buhay mo, kusang dadating ang love sa buhay mo. So tignan natin, ano ang advice na maibibigay ng angel guide para sa iyong energy? Sa ngayon, siguro wala kang love life or maaari iniiwasan mo muna mag-focus ang sarili mo sa relationship. Naka-focus ka sa sarili mo. Self-love, self-care. Even though maaaring namimiss mo yung ex mo or yung someone from the past, childhood friend, childhood memories, diba? Ganun pa man, mas pinagtutuunan mo ng pansin ang career mo, ang passion mo sa buhay. Kumbaga, saglit lang na makakaramdam ka ng lungkot and then you are back on track. Alam mo na ulit yung nais mong ma-achieve at marating sa buhay. Diba? You are focused sa goals mo in life, far sign. I'm sensing that. Kasi you have King of Swords and Queen of Swords. Walang makahadlang sa mga plano mo. Pag ginusto mo ang isang bagay, pag meron kang gustong marating sa buhay, gagawin mo ang lahat para maging successful ka. And you are very passionate. You're working hard for you to achieve those goals. Let us see, Angel Guide, give me some advice, message for Far Sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Angel Guide, give me some message, guidance for Far Sign. Okay.
Four sign you have here, helpful people. Ask for some guidance sa mga willing tumulong sa'yo. Communicate clearly kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, gusto mong marating, communicate it clearly. Get more information, alamin mo mabuti, suriin mo mabuti yung mga taong dadating sa buhay mo, kilalanin mo silang mabuti. And let go. Let go of the past. Diba? And go on with your life. There's so many opportunities na nag-aantay sa'yo, far sign. Marami kang pangarap sa buhay, gawin mo ang lahat na makakaya mo para marating ang mga pangarap mo. Let us see. Oracle guide, give me some message, advice for far sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Oracle guide, give me some guidance for far sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Okay. Far sign you have here. Conclusions are within reach, 'di ba? Malapit mo nang marating, makamit yung mga pangarap mo kasi nag-e-effort ka, 'di ba? Binibigay mo yung best mo. You're working hard para makamit mo yung mga pangarap mo. Ibig sabihin may magandang outcome na nag-aantay sa iyo. Bring love into the situation, 'di ba? Kailangan mahal mo ang sarili mo at mahal mo rin ang ginagawa mo para tuloy-tuloy yung success in your life. A new romantic cycle begins. Gaya na sabi ko, kahit na hindi mo priority ang love life ngayon, hindi ka nakafocus sa love life ngayon, di ba? Sarili mo ang inuuna mo, meron at merong dadating na romantic energy sa buhay mo. And it's time to take action, di ba? Go for it! Far sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Please like, share, comment, and subscribe. And for more videos, thank you, Far sign.